Hello, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction. And welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At syempre, bago natin simulan, nais ko nga palang magbigay ng shout out, no? Kay Ma'am Sindel May Chan, ha? Mula sa Navota City Hospital Dialysis Unit. Ayan, yung mga butihin nating nurse dyan, yung mga nasa dialysis unit, nagpapasalamat ako dyan dahil isa dyan na naging pasyente ang aking ina nung nabubuhay pa ang aking ina. Talagang napakababait at napakaasikaso lahat ng mga staff, mga nurse dyan sa dialysis unit dyan sa Navotas. Maraming salamat po sa inyo sa ginawa niyo pong pag-aalaga at pagtingin sa aking ina nung siya'y dinadialysis pa dyan. Maraming salamat po. At syempre, meron tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagmula kay Pinas News Insider. Yes! Sa lahat po ng hindi pa nakakabisita sa channel ni Pinas News Insider, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapagsubscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Pinas News Insider. At syempre, huwag nyo rin po sanang kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, subscribe na po kayo and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Insider. Pasok! Ito ang balita ngayon. Ayan na. Viral ngayon sa mundo ng social media. Ang diyumanoy balitang dating senator na si Franklin Drilon pumalag sa proposal na palitan ang pangalan ng Ninoy Aquino International Airport. Aba! Pumalag si Drilon na naman! Boy ka pa ba? Boy ka pa ba? Dahil ito raw ay lantarang pamumulitikan ng mga Marcos. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-subscribe at click ang notification bell para mas maging updated pa kayo lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, dating senator na si Franklin Drilon nagsalita na kung sino ang magtangkang palitan ng pangalan ng Naia ay siguradong namumulitika. Ito ang naging pahayag ng dating senator. Ngunit buwelta naman ng mga anti-Aquino ay wala naman ding dahilan noon ang mga Aquino na baguhin ang Manila International Airport. Pero bakit pinalitan pa rin nila ito ng Ninoy Aquino International Airport? Ayon pa sa kanila, hindi naman daw deserve ni Ninoy Aquino ang naturang parangal dahil hindi naman siya naging totoong bayani ng ating bansa. Bagkos, ito pa nga di umano daw ang sumira sa ating bansang Pilipinas. Marami nga sa ating mga kababayan ang nananawagan kay Pangulong Bongbong Marcos. Bakit hindi na lang palitan ang Naia ng Naia at ibalik ang dating pangalan nito? Dahil hindi naman ang mga Aquino ang nagmamay-ari ng airport, kundi ang taong bayan. Samantala, hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaingat komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, Ninoy Aquino is never a hero. In fact, masamang impluensya pa ang name niya sa mga Pinoy. Sino ba siya? Naging presidente ba? Hero ba? Dahil ba sa war kaya siya pinatay? Isip-isip tayong lahat. Di nga pinangalan kay President Marcos kahit sa term niya napatayo ang airport. Sa name pa ng leader ng ayun, kitang-kita na ang lahat ng resulta sa family niya. Nakakabusit ka, Drilon. Abogado ka pa naman. Nakakahiya kang Ilonggo ka pa. Project talaga ni President Ferdinand Marcos yan. Pero mas maganda at marami namang kukontra. Ibalik na lang sa MIA, Manila International Airport. Yan naman dati ang pangalan. Nananahimik naman kasi sa Manila International Airport noon. Tapos, binago. Huwag nang ipangalan sa kanino mang tao. Let's make it Manila International Airport as it used to be. Parang walang kinikilingan. Drilon, makinig ka. Ito ang sigaw ng 31 million. Ibalik ang pangalan ng airport to Manila International Airport. End quote. Ayun, oh. Bago natin simulan si Coach Jared. Ayan, ha. Shout out to Coach Jared. Ayan, mapapanood natin siya.
No? Ano yung sinasabi ni Drilon na kapag pinalitan ang pangalan ng Naia, eh namumuliti ka, no? So sinasabi niya na pwedeng mamuliti ka mga Marcos, no? Tama nga naman 'yon, no, na bakit nung pinalitan ang Naia ng Naia eh hindi naman kumibo yung mga Marcos nung panahon na 'yon, 'di ba? Eh di ibig sabihin, yung nagpalit ng Naia to Naia eh namumuliti ka lang din, no? At saka isa pa, dapat lang talaga napalitan ang Naia, yung Naia ng Naia, 'di ba? Manila International Airport. Yung airport na 'yan ay para sa lahat ng mga tao. Ipinagawa 'yan, isa diyan si FEM, si Apo Lakay, no? Ang nagpagawa niyang airport na 'yan. Isa sa utak na nagpagawa, nagpaayos ng airport na 'yan, no? So, sa kanya nga hindi pinangalan eh. Kung tutusin, kung sino man ang dapat ipangalan diyan sa airport na 'yan, eh dapat si Ferdinand Marcos Senior talaga. 'Di ba? Kumbaga, wala namang kayong ambag diyan sa airport na 'yan, no? Ang pinakamalaking ang may pinakamalaking ambag diyan sa airport na 'yan is Marcos. 'Di ba? Pero hindi niya pinangalan yung airport na 'yan sa kanya. Oh. Ano ngayon pinaghihimutok ng butsi niyo? Kasi papalitan ang Naia, no? Na sinasabi niyo is pinangalan kay Ninoy dahil bayani, ganon. Naging bayani siya siguro nung panahong hindi pa mulat ang mga tao. Hindi totoo naman eh. Kasi hindi alam ng mga tao noon, nung iba, na hindi umabot sa panahon ni Marcos, yung side talaga ng Marcos o ano talagang nangyari. Ang pinalabas sa kanila is masama ang Marcos. Yun ang sinasabi. Diba? Ngayon is namulat na ang mga tao. Alam na kung sino ang kontrabida at kung sino ang bida, kung sino ang naape, kung sino ang nangape. Diba? Mulat na ngayon. No? Kaya hindi na maloloko ang mga tao ngayon. Kaya wala kayong pakialam kung ibalik sa Naia ang Naia. Dahil kung tutuusin, pag-aari yan ng taong, ano, sa taong bayan niyang ginawa eh. Hindi naman para sa iisang tao lang. Hindi naman bayani yung ano, yung natigin na yun para ilagay dyan. Diba? Paano naging bayani yun? E mas lalo pa nga naghihirap yung bansa. Diba? Yung Meralco nga, dati sa taong bayan, napunta na private. Yung Maynilad, sa taong bayan, naging private din. Oh. Nung panahon ni Marcos, lahat, diba, pinapakinabangan ng mga tao, ng mga taong bayan, nung panahon ni Ferdinand Marcos Sr. Pero nung nawala si Ferdinand Marcos Sr., ayan na, dyan na nagsimula ang kalbaryo ng Pilipinas. Ah, diba? Ngayon, kung meron dapat na ilagay dyan, is Marcos. Pero syempre, kita nyo naman, di ba? Kung sino ang tunay na may ginawa dyan sa airport na yan, is hindi niya nilagay yung pangalan niya. Tapos kayong walang naiambag, is ilalagay niyo yung pangalan niyo. Grabe. Oh. Ngayon, dahil sa comment na to, eh nagsalita si Drilon kanina. Mm. Si Snorlax nagparamdam. Snorlax? Humilik ng malakas. Siguro nagising nung ano, siguro naalimpungatan nung sinabi, palta ng pangalan ng Naia. Naalimpungatan, biglang ano, napahilik ng malakas. Ganon. Leave Naia alone, sabi ni Drilon. O anong pakialaman Naia? Sabi ni Drilon. Kala mo kung makapag-utos eh, no? Mr. Drilon, nako, sa susunod na eleksyon, kapag tumakbo kang senador ulit, kung ako sa'yo, wag na. Dahil sigurado, alam na ang magiging kapalaran mo. Malamang, maging taong bahay ka na din. Sabi, there is no compelling reason to change the name of Naia. Any proposal to rename Naia will always be seen as political and divisive. Mga kaibigan, ako kontra ako dito sa sinabi niya na to sa una. Any proposal to rename Naia, as in any, I disagree. I beg to differ. Geraldine Kasuga, salamat sa inyong super chat. At kay Jel Duane, salamat po sa inyong super chat. Parang mali ang timing ng House Bill, pero kung matutuloy gawing Manila International Airport na lang. Mm. Ayan. Anyway, mamaya pupunta ako sa punto na yan. Pero let's break this down first. Okay, let's unpack this. Any proposal to rename Naia will always, palagi, will always be seen as political and divisive. Talaga? Mm. Una, kahit anong proposal na palitan ang pangalan ng Naia, ay palaging titignan
na political at divisive. Talaga? Talaga? Eh, yung ahensya, pangalan, MIA. Manila International Airport Authority. In the first place, bakit ba pinangalanan na iya to? Dahil meron namatay na... The obvious attempt for ingratiation is actually a disfavor to President Marcos Jr. It will not augur well with the call for unity of the Marcos administration. Leave Naia alone. Wow. Sacred cow. Yun ba ang usapan dito? So, para tong altar? Tama ba? Ang dating? Di ba yung sketch? Sketch ba yun? Yung katawan? Di ba yung drawing ng katawan kung saan nakaano? Di ba naka-display pa yung sa harapan na Naia hanggang ngayon? Yung sa tarmac? Di ba hanggang, ano yung altar ba to? Altar? Kailangan hindi natin baguhin. In honor and deference of a fallen hero. Wala nga tayong dahilan kung bakit Naia ang tawag dito. Hero daw kasi. Hero. Is there a compelling... Baka hero. Reason? Tanungin ko lang din. Attorney Drilon, kasi hindi ko na senador. Attorney Drilon, was there a compelling reason okay to change the name of Manila International Airport to Ninoy Aquino International Airport back in the day? May compelling reason ba? May dahilan ba na baguhin ang pangalan ng MIA to Naia? Parang wala natin akong naaalala na compelling reason. In fact, kung meron man taong nagtatrato dito kay Ninoy Aquino as a hero, eh sila-sila lang din, mga dilawang pink. Tama. Pero, tayong mga ordinaryong tao na nag-iisip ng diretso, sa atin, Ninoy is not a hero. Hindi siya bayani. Hindi niya deserve na bigyan ng ganitong klaseng parangal in any way, shape, or form, kahit sa pera. Kaya tinan nyo, pag may hako kayong 500, ang bilis mawala. Kasi malas yan eh. Joke yan. Baka mamaya sabihin na. Alam nyo ba, si Crapler, fina-fact check ako sa mga joke. Ninoy Aquino is not a hero. Hindi siya bayani. Paano siya naging hero? Dahil din kay Drilon. May sinulat siyang batas. Ninoy Aquino Day. Yung kanya isinulat na batas. A national non-working holiday in the Philippines observed annually on August 21, commemorating the assassination of former Senator Benigno Ninoy Aquino Jr. Ito na yon, Republic Act 9256. At isinulat yan ni Franklin Drilon. Yung assassination na yan, no, talagang isinaksak nila noong mga panahon na yon, is Marcos ang may gawa. No? Pero ngayon, is lumalabas na. Diba? Yung kung ano talaga ang nangyari. At saka, hindi naman tayo tanga siguro na iisipin na Marcos ang magagawa niyan. Eh, halos si Ninoy noong mga panahon na yon, is pinagamot pa nila. Halos, di ba, may sakit sa puso. Di ba? Dinala pa sa Amerika para magamot. No? At saka nung uuwi dito sa Pilipinas, gusto umuwi ni Ninoy, is binibigyan pa ng babala na huwag umuwi. Pero siya tong makulit na gusto umuwi. Di ba? Kasi may gagawa nga sa kanya ng ganyan. Bakit inilagaan pa ng mga Marcos si Ninoy dito sa Pilipinas kung Marcos ang gagawa ng ganyan? Eh di dapat dito, pinaring squad na yan. Diba? Ginawa na ni Marcos yan. Pero hindi. Ngayon lumalabas yung tunay ng mga istorya. Yung side ng Marcos is ngayon natin nalalaman. No? Kaya kahit magsalita sila ganyan, sila Drilo ng ganyan, eh hindi nyo na po maaano yung mga tao eh. Pahuto. Di ba? Malayo na po kasi, no? Kasi kami, mulat na ang isip na amin. Doon na kami sa tama, no? Matagal na kaming naniwala sa mali. Kumbaga, doon na kami sa tama. At Jose de Venecia. So, kung meron, kaya itong si Franklin Drilon, no? Kating-kati talaga ito pag pinag-uusapan yung Ninoy Aquino something-something na yan. Kasi, malaking investment dyan sa Ninoy Aquino. Ayun lang. Feeling ko, hindi lang ano to eh, hindi lang... So feeling ko may emotional investment talaga siya dito sa Ninoy Aquino issue na to. So mga kaibigan, ano yung dahilan kung bakit? Tingnan natin yan, Republic Act 9256. Wait lang.
Tinati ko nilaman ang batas na yan. Baka naman nandoon yung compelling reason para gawing bayani si Ninoy Aquino. Tinan natin yung batas para masaya. Alam niyo naman ako, gusto ko masaya tayong lahat. Republic Act 9256. Ano yung compelling reason? Section 1, Ninoy Aquino Day. Okay, non-maging non-working holiday. EDSA Commission created pursuant blah blah blah, implement appropriate ceremonies in observance of Ninoy Aquino Day. The operations of the EDSA Commission shall be funded, so may budget. Okay, okay. Oh, so asan yung compelling reason? So ibig sabihin ni oh my god, Franklin Drilon, gumawa kayo ng batas na walang silbi. Tama ba? Gumawa ng batas na walang historical basis. Ginawa niyong bayani si Ninoy Aquino ng walang historical basis. Kung bakit siya naging bayani. Wala man ang justification para maging bayani. Tinumba lang sa airport, bayani. None. Wala. Ano kanyang justification para maging bayani? Namatay siya sa Ninoy Aquino International Airport? Na nung panahon na yun ay Manila International Airport. Yun lang ang justification nyo para gawin siyang bayani. Anong contribution niya dyan ni art and culture para i-honor niyo siya ng ganito? Mga kaibigan, walang dahilan. O wala talaga. Wala. Asaan? Nasaan ang compelling reason? Wala. So kung walang compelling reason para gawin siyang bayani in the first place, why is there such a big fuss in changing the name of the airport? Bakit isyong issue sa inyo yung pagpapalit ng pangalan ng airport to represent the city, naman city, the national capital region, the heart of the Philippines, that is Metro Manila? Bakit ayaw nyong ibigay ang karangalan sa Maynila? Huh? Or sa Metro Manila? Oh. Kasi nandun yung airport sa Metro Manila. Ayun, natatig na ito ngayon ang video na nagmula kay Pinas News Insider. Ayan, credits to Coach Jared. Ayan, ha. Kaya ikaw, Drilon, Mariosip ka. No? Tulog ka lang naman ng tulog. Gising! Ayun, makakatunay kayo nung masasabi nyo tungkol dito. Comment lang po kayo. So, once again, I'm BT, and I'm out. Peace!